Hello guys! Welcome back sa ating Simpleng Lutong Bahay. Ako po si Cheryl Marquez. And, kumusta po kayo? For today's video, naisipan kong gumawa ng graham cake. So guys, super familiar na sa inyo nito, alam ko. Pero yung graham cake na gagawin ko is gaya ng mga video ko, ng mga naunang video ko, ginagawan ko siya ng twist. So parang may kakaiba, diba? And naisip kong gawin to dahil nirequest ng aking anak na si Dudes. So Dudes, shout out sa'yo. Ito na yung request na graham cake. Bali, ang title nito is parang ano siya eh, inspired by Mango Bravo. So title nitong ating gagawin is Mango Bravo Ice Cream Graham. Kasi wala tayong ano eh, chocolate mousse. And wala na rin akong mahanap sa supermarket kanina ng ready-to-made chocolate mousse. So, pwede naman tayong gumawa nun. Pero para mapabilis tayo at hindi na rin kayo mahirapang gumawa ng chocolate mousse, is naisip kong substitute is yung chocolate ice cream. So, guys, ito yon. Yan, isa sa ating sangkap. So guys, yung brand depende sa inyo ha. Pero suggest ko lang guys, kung bibili kayo ng ice cream, pipiliin nyo is yung chocolate. Kasi para hindi ma-overpower yung ating mangga, if ever yung bibili nyo is may flavor pa, halimbawa yung Black Forest na ice cream or yung Rocky Road, syempre may mga sangkap din ng marshmallow, yung isa naman, iba Black Forest, mayroon din yung halong ibang flavor. Kasi ang ating focus is sa mangga. So, itong ice cream na to is atin lang ipapalaman sa ating graham. So, ang mga kailangan natin guys for today's video ay ang mga sumusunod. Syempre, yung ating chocolate ice cream. So guys, hindi kailangan bumili kayo ng malaki ha. Pwede yung maliit lang. Kasi ito is, wala lang. Nagustuhan ko lang yung super chocolate and walang maliit na size dun. Kaya ito yung binili ko. Eh, pwede rin kayo bumili guys yung mga ordinary lang. Halimbawa yung, ano ba yung Dan Erics. Mayroon kasi dito sa amin Dan Erics eh. So pwede kayo bumili ng mga ice cream cup lang. And then pag sa bawat isang ice cream cup, pwede nyo na yung ipalaman every layer. At yung ating 1/4 cup melted butter. So ito guys, tinutunaw ko lang siya sa aking non-stick na kawali. Kaya yan, may melted butter na tayo. Tapos yung ating 1 tablespoon na sugar. At yung ating mangga. So guys, yung mangga depende rin sa dami ng gagawin nating graham cake. Ha. Yung mangga is hiniwa ko siya ng ganito. And then kukutsarain ko lang siya mamaya para maalis dun sa balat niya. And itatoppings natin yun guys. Tapos, yung ating one pack na Nestle All-Purpose Cream or ABC. Yung ating condensed milk. So, guys, depende rin sa paglalagay ng condensed milk ha, mamaya. So, hindi ko alam kung pwede nating ubusin lahat yan. Baka sobrang tamis. So, tatansyahin natin yung paglalagay. Tapos, yung ating crushed graham. So, ito guys is 1.5 cup na crushed na graham. So, pag wala naman kayong graham na nabili, na crushed na, or durog na, pwede kayong gumamit ng 11 to 12 na graham crackers, yung buo siya. Tapos, durugin nyo na lang guys. Mamaya, papakita ko kung ano yung way ng pagdudurog natin. So, chocolate syrup, kasi yan yung itatoppings natin sa taas. Pampaganda lang yan guys, ng presentation. At syempre, siguro, masarap din talaga lagyan ng choco syrup kasi yun, chocolate. Ganun, di ba? Pero optional yan guys. Kung wala kayong ganyan, huwag na kayong maglagay. So, ayan guys. Pisa na natin! Ayan guys. So, yung gaya ng sabi ko kanina, kung wala tayong crush na nabili na graham, pwede natin ito yung biscuit na ganito, dudurugin natin. So, pwede kayong gumamit ng rolling pin. Lagyan nyo lang dito sa plastic na ito or kahit anong plastic, sa akin ginamit yung plastic ng yellow. Ayan. Tapos wala rin akong rolling pin. So, ito, pandikdik ang gagamitin natin. Para ano, di ba? Para-paraan lang yan, guys. Ayan, ganyan lang. Crush. Meron na tayong crush graham, di ba? So, easy. So, ayan, guys. Meron na tayong crush graham. O, di ba? So, easy lang. Let's proceed. So, ngayon, gagawin na natin yung ating mangga.
So guys, ngayon yung mangga is medyo bumaba na. Alam na alam ang presyo guys, diba? Aking binan, may tindang prutas dito sa pamilihang bayan ng Paranaque. So, isa tong mangga sa kanyang main na paninda. So, dati mga nakaraang mga linggo, umabot to ng 250 per kilo. And then ngayon bumaba na siya. Nasa 150 to 160 kilo ang mangga. So, hindi naman natin kailangan bumili guys ng 1 kilo. Diba? Pwede yung mga 2 piraso lang. Pwede na yan guys. Pwede na natin yung pagtsukaan, itoppings para na makagawa tayo ng ating graham cake. Tuloy ko lang tong mga naiwan guys. And tatansyahin ko rin kasi kung ilang mangga yung ating magagamit dito sa recipe na to. So guys, tapos na natin gawin yung ating mangga. Ang gagawin naman natin ngayon is yung ating graham na gagawin natin cake. So ayan, ito yung 1.5 cup na crushed na graham. Pero bumili din ako nung crackers guys kasi yun yung gagawin natin mamaya pansapin dun sa ice cream. Baka lumubog siya dito eh. So yun yung gagawin natin mamaya. So ito, umpisa na natin. Dandun ko kasi eh, no? So lalagay natin dito sa ating 1.5 cup na graham yung ating asukal and yung butter. So 1 tablespoon sugar guys. Ayan. Mix lang ng ating whisk. And then yung ating butter. 1/4 cup butter melted. So ayan. Para medyo mamasa-masa siya mamaya pag nilagay natin sa ating layered. So guys, ito na yung ating mixture na graham cake. Ang next na gagawin naman natin is yung pag-mix ng ating parang dressing. Yun, yung APC at yung ating condensed milk. Tagin muna natin ito. So guys, gagawin na natin yung ating dressing. Eh, isang pack nito guys is dapat 1/2 lang nito. Pero depende pa rin sa tamis na gusto natin, di ba? And ang recipe na to guys is pwede nyo rin i-multiply or padamihin. So, idodoblihin nyo lang yung ating ginawang recipe para kung mas marami yung kakain, pwede nyo doblihin ang sukat ng mga recipe natin or mga ingredients natin. So guys, ito, chinil ko siya pero hindi siya ganun ka-chip kasi ayun, saglit ko lang kasi siya na ilagay sa aming freezer. So, pwede na rin yan at least kahit paano namuo siya ng onte. Pero mas maganda kung chilled. Diba? Tapos i-whip natin siya guys. Kung wala po kayong hand mixer, pwede naman po yung ordinary na whisk lang yung gagamitin natin. And then gradually guys, habang nahalo natin to, lalagyan natin ng condensed milk. So, nasa ano ito, speed warning. Kasi konti lang naman yung ating APC. So guys, ang lalagay ko muna kalahati lang ang condens. Patikin na lang natin na lang. Hindi siya masyado na kami. Titikman ko muna siya guys ha. Ang damis niya. Sarap. Ayan naman ako yun ha. Nadagdag ko pa guys ng ano. Konti. Kasi may ice cream to eh. Dapat hindi siya ganun katamis pero medyo mas madami kasi yung lasa ng APC kaysa dun sa condensed. So, kaya dinagdagan ko siya. Again guys, kung wala kayong hand mixer, pwede naman yung ordinary whisk lang kung gamitin nyo. So, ayan guys, tapos na tong ating dressing. Pwede na natin siyang tanggalin. Matugasan. So guys, nga pala, sa mga nanonood ng video na to, yung ating mga subscribers dyan,
Sa December, guys, magpapag-giveaway ako. Mag-isip akong anong pwede kong giveaway. Pero, guys, add nyo muna ako or follow nyo muna ako sa aking Instagram. Yung link ng aking Instagram is nandyan sa aking description box every time gumagawa ko ng video. So, follow nyo lang po ako and dun ako pipili ng mga mananalo. So, nag-iisip kasi ako eh, parang gusto kong mag-giveaway ng hand mixer. Wow! Diba? Siguro mga dalawang hand mixer, guys. Bali, ang process na gagawin ko is i-explain ko na lang sa December or bago mag-December para naman, di ba, meron kayong makakatulong sa inyong pagluluto, di ba? So, yun, guys. Unang mechanics is i-follow nyo po ako sa Instagram. And dun, yun na lang tayo mag-usap-usap about sa iba pang mechanics. So, guys, umpisa na natin yung ating pag-layer ng ating Mango Bravo Ice Cream Greyhound. And yung aking napili, guys, yung napaghulmahan is yung aming, yan o, yung aming sirang kaldero o yung aming sirang saucepan. Matanggal kasi hawakan niya, guys. Pero kasi, meron naman akong mga Tupperware dito, guys. Yung mga, ito, pwede rin itong mga ganito na Tupperware. Yung malalaki, yung mga transparent na Tupperware, pwede niyo lang siyang gamitin. Pero kasi mas prefer ko ngayon gamitin itong aming saucepan kasi bilog siya, 'di ba? Para medyo parang cake ang dating, 'di ba? Bilog. Ayun. So, yeah, ito 'yung ginamit ko or aking gagamitin. So, ang first na gagawin natin is kukuha tayo ng crush na Greyhound. Lalagay lang natin siya sa ilalim para siya 'yung magsisilbing parang pinaka base ba tawag doon. Basta ipipress lang natin 'yan sa ilalim. Ayun. Depende, guys, kung gaano kakapal yung gusto nyong ilagay sa ilalim or sa base ng inyong cake, Greyhound cake. Ayan, pag-press na natin. Kaya naglagay tayong butter, guys, kasi para magdikit-dikit yung ating Greyhound. Hindi siya parang pulboron, diba? Ayan. So, dadagan mo pa konti. Kaya na lang, guys, magtansya kung gusto nyong kapal yung base. Ayan. Ayan. So, parang ganyan siya, guys. Oh. Diba? Naka-form na siya dyan as base. And then, gagawin natin yung ating condensed and APC mixture naman. Ilalagay natin. Parang gumagawa lang tayo ng Greyhound cake talaga. Mango Greyhound cake. Pero ito nga, may twist yung sa atin ngayon. Para diba, medyo saucy ang dating. Ayan. Kakalat lang natin yan. Kakalat lang natin ng spatula. Para tayo talagang gumagawa ng cake, diba, guys? Pero no bake to, guys. Kaya super easy lang. So, ayan, guys. Meron na tayong APC pagkatapos ng ating Greyhound. So, maglalagay naman tayo ngayon ng mangga. Ripe mango. Tansyahin lang natin, guys, yung paglalagay para magkasya yung pag-layer. Yeah! Di masyado kita. Mapakita ko. So, ayan. Medyo masikip kasi yung ating cooking place, guys. Pasensya nyo na. Tapos, after nito, guys, naisip ko, kasi pag crushed Greyhound yung nilagay natin, baka humalo lang dun sa APC. So, ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng crackers. Kaya bumili na talaga ako ng crackers, guys. Para siya naman yung magiging base para dun sa ice cream natin. See? Tama ba naisip ko, guys? Yan. So, ganyan. Pag medyo, yan, hindi kasya, diba? Tagpian na lang natin yung mga gilid-gilid. Tagpian talaga. Sensyo na, guys, oh. Kasi, ganito lang talaga ako. Every time nagluluto ako, may ginagawa akong kakaiba. Masaya ako, guys. Lalo yung mga anak ko yung kakain. Yan. Ganyan lang.
Basta lang magkaroon ng base yung ating ice cream para hindi siya mahulog dun sa APC. So ayan, makita ko ulit sa inyo guys. Ayan, ayan na diba ang ating third layer. Una yung crushed na graham na nilagyan natin ng butter at asukal. Sumunod yung ating APC and condensed milk mixture, tapos yung mango, and then itong graham crackers. So ang next natin gagawin is lalagyan na natin siya ng ice cream guys. Super excited. Actually guys, yung anak kong si Dude, siya nag-request nito is kanina papabalik-balik dito. Tagal daw. Sabi ko, syempre kailangan ko i-film eh. Diba? So, ayan, ang ating ice cream. And then, kung wala naman kayong ice cream scoop guys, kahit kutsara lang pwede. Pero sa akin kasi titingnan ko eh, susukabin ko. Kung ilang ice cream siya. So, ayan, diba? Pakita ko sa inyo guys ha. Kasi wala tayong ano guys eh, yung ibang tripod. So ayan, tingin ko mga dalawang scoops. Ice cream. So diba guys, super social ng ating graham. Graham cake. Again guys, pwede nga kayong gumamit dito ng mousse ha, chocolate mousse kung wala kayong ice cream sa bahay or pero kasi sa akin guys mas parang napakasimpleng gawin pag yung ice cream na lang yun, hindi na kayo maghahalo-halo pa diba. Yan. So ipatag lang natin. Ipatag. Ating next layer ng ice cream. So, diba? Yummy, oh. Gagawin natin dyan. Lalagyan pa ulit natin ng layer nung ating graham crackers. Ito. Para hindi rin siya lumubog dun sa ating crushed graham. And then, tsaka natin siya ulit lalagyan ng APC and mango. Tapos kailangan guys, freezer. Para hindi siya lumambot. Agad lumambot. Kasi diba yung mango bravo, diba ano din yun? Super soft din yun guys eh. Kailangan lagi din siya naka-freezer. Kasi madaling matunaw yun. Kasi may sangkap yun ng merang. So, madaling matunaw pag naka-expose sa labas, diba? Ayun, kaya parang ito rin yun. Walang pinagkaiba naman guys, diba? DIY naman to guys eh. Diba? Try nyo rin guys ha. O yan. Patapusin ko lang tong layer na to and then sa next step naman tayo guys. So, ang last na layer natin guys is ito ating APC. Tapos na natin. Sakto-sakto lang guys. Ang ating tansya sa ating mga ingredients para sa isang saucepan na kaldero namin. Ang galing ano. Diba? Sasakto talaga yung mga calculation ko eh. Yung aking mga calculation. Sige. Galing. Yan guys. Para sa ating final toppings. Nalagyan na natin itong lahat ng mangga. Ayusin na natin. Para medyo maganda-ganda na. So guys, ito ni ating Mango Bravo Ice Cream Graham. So, para sa ating
final touch. Lagyan natin ang chocolate syrup. Pwede sa inyo guys kung gaano kadami yung ilalagay na chocolate syrup. So ito hindi muna natin matitikman guys ha, kasi i-chill pa natin siya eh. Baka pag kinain agad natin siya, syempre basa pa yung mga graham crackers na nasa loob o yung mga graham na crush, diba? So hindi pa siya talaga nakastick. So papalamigin natin to overnight, diba? Kasi gabi na dito, it's 7 PM na dito sa amin and hindi naman ako kakain ito mamaya kasi matutulog na ako guys eh. naka-fasting guys. So ito na yung ating Mango Bravo ice cream graham. So sana guys matry nyo rin to ah. Balitaan ko kayo. So ang mangyayari, insert ko na sa video ko yung aking taste test bukas. So God bless guys and until my next video, see you. Bye bye. Good morning guys. It's 4:30 in the morning kasi may pasok yung mga anak ko. So talagang pag weekdays maaga ako nagigising para magluto ng almusal nila. And ngayon i-check natin yung ating ginawang Mango Bravo ice cream kagabi. Tignan natin kung ano yung resulta. So ito na guys yung ating Mango Bravo ice cream. Wait lang. So ako guys, kukuha muna ako ng konti kasi yung aga pa ngayon. Sumakit yung dyan natin. So ayun guys. Ah, ang ganda ah. So, ito yung ating ice cream oh, sa ilalim. Medyo ito, siguro nagkulang lang tayo konti ng all-purpose cream dito. Pero ganda. So, ayun guys, itikman na natin yung ating Mango Bravo ice cream. So, ito yung top niya. So, guys, ito. Itong graham natin after nung, diba ito yung buo na graham crackers and then crush. So siguro next time sa pinaka last day or wag na natin ilagay yung crush graham, yung buong graham na lang mas okay. Tapos kapalan na lang natin yung base niya ng crushed graham para ayun kasi medyo hindi siya nabasa ng ating APC. Pero tumigas din siya guys. May butter naman kasi siya. So tignan na natin guys. Unahin natin yung ice cream. Tumigas pa. Namuo naman guys yung kanyang base. Pero yun. The ice cream. Ice cream lang naman. Self, masarap na, diba? Lalo na hinaluan ng graham. At mangga. Sarap, guys. Ayoko na mag-exage kasi baka maraming sabi, calculated ako lagi. Pero, ano naman. Diba? Tsura pa lang, oh. Diba? Ang sarap-sarap. Medyo hindi maganda dun sa ating ginawa. So, yung crushed. Next time, huwag na natin itap yung crushed. Okay siguro kung sa base na lang siya. And yung mga susunod na layer natin is yung buong grahams na lang. Pero overall, super yummy. Yung idea na meron siyang mango ice cream. The best. At yung syrup na yan. Pwede naman tayo magdagdag ng syrup kung gusto natin dito. So, guys,
until my next video. Alam niyo na. Kita-kits po tayo ulit. Maraming salamat po sa lagi sumusuporta sa atin. Abangan niyo po yung ating pag-iwi sa December. Maraming po salamat. God bless us all. And thank you for watching.